Handa ka na ba sa Alalan 2010? Ngayong eleksyon, gagamit na tayo ng bagong sistema sa pagboto, ang Automated Election System. Ito ang unang beses kung saan gagamit na ang COMELEC ng mga computer sa pagbilang at pagkaanpas sa alalan. Kahit na ito isang panibagong paraan, simple at madali lamang ang aktwal na pagboto. Manual o mano-mano pa rin ang pagpili. Ang computerized lamang ay ang bilangan. Sa araw ng eleksyon, pumunta sa presinto kung saan kayo nakarehistro. Ikaw ba'y first-time voter? Dalhin ang isang valid ID. Ang mga valid ID na tatanggapin ng COMELEC ay ang SSS ID, GSIS ID, passport, driver's license, postal ID, OWA ID, senior citizen card, Siemens book, at NBI clearance. Para sa mga dati nang bumoboto, sapat na ang inyong voter's ID. Mas maiging makapagdala rin ng listahan ng mga napiling kandidato at party list upang magsilbing gabay sa inyong pagpili. Hanapin ang inyong pangalan sa PCVL. Ang mga pangalan ng mga botante ay nakapaskil sa presinto at sasabihin dito kung saan ka dapat bumoto. Pagkatapos ipakita ang ID, magbibigay ang Board of Election Inspector o BEI ng isang balota, isang secrecy folder at isang marker pen. Ito ang dapat gamitin sa pag-shade o pagpili ng inyong iboboto. Ang bawat botante ay bibigyan lamang ng isang balota kaya't iwasang magkamali. Tandaan, huwag ayaang matupi o magkusot ang iyong balota. Iwasan ding magsulat ng mga di kinakailangang marka sa balota. Kung dati ay isinusulat pa natin ang pangalan ng ating gustong iboto, ngayon, nakalista na ang lahat ng mga pangalan ng mga kandidato. Kailangan na lang i-shade ng mabuti ang bilog na katabi ng pangalan ng nais nating manalo. Sa mga posisyon na isa lamang ang dapat iboto, huwag pumili ng sobra. Isa lamang ang dapat iboto para sa presidente, vice-presidente, governor, vice-governor, congressman, mayor, vice-mayor, at party list. Kung sakaling sumobra sa isa, hindi tatanggapin ng machine ang inyong boto. Para naman sa mga posisyon na marami ang dapat piliin, pinapayagan na bumoto ng mas mababa sa tinakda. Maaring bumoto lamang para sa ilang mga kandidato kahit na 12 ang hinihingi para sa Senado. Halimbawa, 12 ang dapat iboto para sa senador. Hanapin si Masa Lisa o Lisa Masa ng Gabriela, ang ika-33 sa balota. I-shade ang bilog na katapat ng number 33. Sunod namang hanapin si Ocampo Saturnino, post Satur, na ika-37 sa balota. I-shade rin ang bilog na katabi ng kanyang pangalan. Dalawa ang may apelyidong Ocampo na tumatakbo para sa Senado. Tiyakin na ang bilog sa tapat ng number 37 ang ma-shade. Tandaan, siguraduhin maayos ang pagkakashade ng bilog. Dapat buong buo. Siguraduhin rin na hindi lalampas sa 12 ang inyong iboboto. Huwag kaligtaan na iboto ang isa sa mga progresibong party list na kumakatawan sa interes ng inyong sektor. Hanapin ang isa sa mga sumusunod na progresibong party list: Kabataan, Anak Pawis, Bayan Muna, Gabriela, o ACT Teachers Party List. Tandaan, isang party list lamang ang dapat iboto. At sa party list, muling iboto ang tagapagtanggol ng mamamayan, buhay man ay ialay. Iboto ang Bayan Muna Party List. Ito ay ika-122 sa inyong balota. I-review ang inyong balota kung mayroong nakalimutang iboto. Kung tapos na, tayo mismo at hindi ang BEI ang maglalagay ng balota sa tinatawag na PCOS machine. 4 beses lang pwedeng ipasok ang balota sa PCOS machine. Kung natupi, nadumihan o nalagyan ng marka ay maaaring hindi na ito tanggapin. Pagkatapos nito ay lalagyan na lamang ng BEI ng indelible ink ang inyong daliri bilang patunay sa iyong pagboto. Kailangan ring maglagay ng thumb mark sa balota. Tapos na! Maaari na tayong umalis sa presinto.
Pero hindi pa dito nagtatapos ang ating tungkulin. Kailangan rin nating bantayan ang inyong boto. Maging mapagmatsyag sa mga irregularidad sa eleksyon at iba pang forma ng pandaraya. Dito natin mas mapapangalagaan ang ating mga karapatan. Upang mabilis na ma-report at mailantad ang mga irregularidad at pandaraya sa eleksyon, mag-text sa Makabayan Hotline 0939-8054-272. Suportahan natin ang Makabayang Tambalan ni Lisa Masa at Satur Ocampo sa Senado. Mahalaga ang iyong boto. Iboto ang mga tunay na kumakatawan ng inyong interes sa Senado at Kongreso.